Hello guys, welcome back to my channel. So meron tayo dito guys na JMC car. Ito guys, ang alam ko gawang China to. Yan, ito guys. JMC. Bali direct injection to guys. Yan. Ito guys, ang makina nito katulad to guys ng Crosswind at saka yung Isuzu Highlander guys. Bali sa Isuzu Highlander guys, wala lang siyang ganito. Yan. Ito guys, ang gagawin namin dito, co-convert namin ng alternator. Yan, ito guys yung alternator niya. Yan. Ang forma na ito guys ng alternator na to, katulad din to guys ng mga pang Isuzu. Iisa lang guys ang korte ng ano niya, ng paa niyan, yung lawak ng paa, parehas lang yan guys. Kaya ito guys ang alternator na to, sasalpak din to sa Isuzu Highlander kapag ito ang kinapit. Bali guys, ganito lang yan. Ang problema lang dito, kapag nag-convert kayo ng alternator na to, ito guys, abang marik. Parehas ang linya niyan. Iisa lang ang linya. Kaya nga lang, ito lang sa ganitong sasakyan, yung JMC na to, dito siya kumukuha ng RPM sensor. Yan, nandito mismo sa alternator. Kaya guys, kapag nag-convert kayo ng ganitong alternator, pinalitan nyo ng ibang alternator, hindi nagagana ang RPM niyan doon sa may dashboard. Ito guys ang ano niyan, papunta sa dashboard. And ito yung green na may kulay pula. Yan. Kaya guys, kapag nagpalit kayo ng alternator, hindi nagagana yan sa RPM. Yan. Ito guys, may ginagawa ko rito para gumana yung RPM na yan. Yan. Bali guys, mamaya ituturo ko kung paano yung pagkaganahin. Bali yung linya niyan guys, ay isa lang. Ito guys, ignition, direct sa battery. Yan, ito guys, malaki. Direct sa battery. Tapos ito guys, yung indicator, ito nasa kanan. Yan, nasa baba. Yan. Parehas lang ang linya niyan guys. Kaya kapag na-convert kayo ng alternator nito, yung pang Isuzu ang ikakabit nyo, Isuzu Highlander, parehas lang yan guys. Yan. And guys, papakita ko sa inyo. Teka nino. Start natin. Amerika. Ganito guys yung battery indicator. Yan, kailangan niyan guys mamatay ang pag ini-start. And guys, naka-ilaw pa rin yung battery indicator. Yan, pati itong heater sumama na. Tapos ito guys yung RPM niya, yan, hindi gumagana. Kasi may problema nga yung alternator niya, kaya hindi yan gagana. Yan. And guys, ito guys, gagawin ko ng paraan yan guys kung paano natin mapapagana yan. Kasi kailangan din yan guys para sa minor yan. Kapag binuha yung aircon, magwa 1,000 siya o 900. Yan. Dito rin malalaman guys kapag mababa ang minor. Yan, patayin ko. Ay, sukatan mo ng karga. Rick, sukatan mo nga Rick. Sukatan mo ng karga. Bali, JMC car. Made in China. And guys, atresin na lang. Yan, hindi na talaga kumakarga. Bali, kapag nilutan pa yan, babagsak na yan. Pero yan guys, kitang kita naman. Dapat kasi guys, 14 yan. Yan, patay natin. Kaya ito guys, nakailaw yung battery indicator. Yan. Yan guys, ang gagawin namin dito, kakalasin namin itong battery. Yan. Kapag magkakalas kayo guys ng alternator, tatanggalin nyo itong battery. Kasi mahihirapan kayong magtanggal ng alternator niyan. Tapos ito guys, hindi ko na ipapakita kung paano magkalas niyan. Papakita ko na sa inyo guys mamaya kapag natanggal na at ipapaliwanag ko na lang sa inyo mamaya kung paano yan tinanggal. So ito guys, nakalas na natin yung alternator ng JMC. Yan. Bali ito guys, papakita ko sa inyo. Yan. Ito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ito yung RPM sensor. Yan. Ito naman guys yung pang Isuzu Highlander na sakit.
Yan guys, kitang-kita naman ito, bakante itong isang socket na to. Yan, bali, gayon yan. Yan, ito guys, ignition, yung sa ibabaw. Ito naman yung battery indicator. Ito naman guys, yung direct sa positive. Yan, direct yan sa positive ng battery. Tapos ito guys, yung bakante, ito ang RPM niya. Yan, basta ganitong sasakyan guys, yung JMC. Yan, JMC car, yan. Ito ang RPM sensor niya, nandito sa alternator mismo. Yan, ito guys, nakakonekto sa may diode. Yan, nakakonek yan sa diode. Kaya kapag nagpalit kayo ng alternator, nag-convert kayo ng alternator guys, hindi nagagana ang RPM niya sa dashboard. Ngayon guys, ito, papakita ko sa inyo. Ito guys, ang i-convert natin ng alternator ng pang Kia Carnival. Yan guys. Ito guys, kaya marunin pa yan kasi pinapakita ko sa may-ari guys na surplus original talaga ang sinasalpak ko. Yan, kaya andito pa yung main line, yung socket ng alternator. Yung mga hose guys, nandito pa pa dito. Yung mga ano ng hose. Yan. Ito guys, kitang-kita naman. Napakalaki yung alternator. Bali, 110 amperes yan guys. Yan, burado na guys. Wala guys. Yan, bali, 110 amperes to guys. Wala nakalagay guys. Ito, sira. Sira eh. Yan. Ito naman guys, pang Kia Sorento to. Ito naman ang kinakabit ko guys sa mga L300 sa Starex guys. Ito ang kinoconvert ko. Yan, magkaiba sila ng paa. Yan. Ito guys, medyo makipot. Ito naman buka ang paa. Pang Kia Carnival to guys. Ito naman pang Kia Sorento. Ito guys, ang piyesa na ito, galing to kay Sir Tani, yung nagsasarplas na nagdi-deliver sa akin ng mga surplus na alternator. Shoutout nga pala sa'yo, Sir Tony. Yan. Alright, ito guys yung alternator, tatanggalin ko. Papakita ko sa inyo guys na sariwa yan. Ngayon pala mabubuksan ito guys. Pag pinuksan natin yan, napakasariwa niya. Ang guys, kitang-kita naman. Yan, kapit na kapit pa yung mga diode. Hindi pa siya nare-repair. Tapos itong IC, yan, kitang-kita naman guys, hindi pa nahihinang. Ibig sabihin original pa yung pagkakahinang niya. Ang guys, kitang-kita naman, sariwang-sariwa. Yan, medyo marumi lang siya guys, pero kapag nilinis natin yan, maayos na yan mamaya. Tapos ito guys, isa to sa importante. Yung slip ring niya, yan, walang kalubog-lubog. Kaya, kapag nilinis natin yan guys, ito. Wala kasi guys, wala siyang lubog. Ito guys, pinapakita ko lang sa inyo yung pyesa ko. Yan guys, pantay na pantay. Yan, sariwang sariwa. Tapos guys, ang gagawin ko rito, itong pulley nito ng galing ng stock na alternator, ililipat natin yan dito. Kasi ito guys, multi-group to. Ito naman, P-type. Yan, kaya hindi pwedeng ito ang gamitin natin. Kaya kukunin natin to, tapos ililipat natin dito. Ngayon guys, ang gagawin ko, ipintura ko muna to, yan, ilinisan namin. Tapos papakita ko lang sa inyo guys mamaya kapag napinturahan ko na at assembly ko na. Ngayon guys, okay na, napinturahan na natin yung housing ng alternator. Ngayon guys, kitang kita naman, pinturado na siya.
Tapos ito guys, yung rotor niya. Yan, sariwang-sariwa guys. Yan. Ito guys, napinturahan na rin natin. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo. Ito kasing alternator na to, andito yung RPM sensor. Yan, ito guys, yung RPM sensor niya. Yan, nasa alternator mismo. Katulad to guys ng MB100 yung Mercedes-Benz. Yan, ang RPM sensor niya nasa alternator mismo. Yan, yung MB100. Yung van siya. Ngayon guys, ito na ang ginawa ko. Yan, naghihinang ako ng wire. Hinihinang ko sa diode mismo. Yan, kahit saan dyan guys. Yan, kahit saan nyo ihinang dyan, basta sa diode mismo. Yan. Dito ko siya guys, nilabas. Yan, nilabas ko yan dyan sa likod. Para hindi siya maipit. Kailangan guys, hindi siya maiipit ng diode. Yan. Bali, dyan nyo guys, ihinang. Yan. Tapos ito guys, ang vacuum niya, ang stock niya na ho, sa maliit. Yan, maliit. Yan. Ngayon yung kukumpart natin yung alternator, pang Kia Carnival, malaki. Yan, malaki yung hose niya. Yung sa vacuum niya, malaki. Hindi sasalpak yung stock na hose. Yan, halos magkasinlakihan lang sila. Ngayon guys, magpapalit tayo ng hose ng mas mataba. Yan, papalitan natin guys. Tapos doon guys, sa makina mismo, magsusok-sok ako ng hose. Susok-sokan ko muna ng hose para tataba siya. Para kapag sinalpak natin tong hose na to, saktuhan na siya. Yan. Ito naman guys, yung stock ng pulley ng Pagkia Carnival, multi-groove. Ngayon, ang ginawa ko, kinumpert ko ng pulley ng pang Isuzu Crosswind. Gumawa ako sa alternator ng Isuzu Crosswind para maging sakto dun sa may stock niya na belt. Ito kasi guys, hindi pwede ito. Masyadong makapal yung ano niya, yung tornilyuhan, yung lalagyan ng tornilyo. Hindi sasalpak, lalagpas siya sa ano, ito mismo sa thread ng rotor. Kaya naghanap ako ng pulley para sumakto tong rotor niya. Tsaka kailangan guys, kailangan makuha nyo yung saktong ano niya, yung pantay. Kailangan pantay na pantay. Kasi pag tagilid yan guys, masisira ka agad yung belt pag nakalabas yung pulley niya. Kailangan guys, pantay na pantay. Yan. Ngayon guys, ito, papakita ko sa inyo. Nakilaw nga. Excuse me. Ito guys, ang sinasabi ko sa inyo, kung paano yan kakalasin. Bali, meron yan, tornilyo sa ilalim, sa paa ng alternator. Yan, number 14 na yabi ang gagamitin nyo. Yan. Tapos dito guys, sa ibabaw, yan, isang tornilyo lang na 12. Ibali, 12 ang tornilyo, nakalagay yan dito. Yan. Ang gagawin natin dyan guys, nag-convert tayo ng pang Kia Carnival. Ngayon, ang gagawin natin na diretsuhan ang tornilyo. Meron na siyang pangontra na 12 nuts sa likod. Pero ito guys, ibabalik pa rin natin itong adjuster niya. Yan, ito guys, yung belt niya. Yan, kailangan guys, ang pulley na isasalpak, saktong-sakto lang din dito. Kailangan nakayakap siya katulad nito. Yan, nakayakap siya. Kasi pag nilagyan natin ang pulley na maliit, kakainin ng belt nun guys, hindi pwede. Kailangan na sakto ang belt sa pulley. Yan. Ito guys, yung linya. Ito guys, dito ko yung ilalagay guys, yung hinihinang ko sa diode. Yan yung papunta sa RPM gauge. Yan. Siya ang magbibigay ng signal sa RPM na kung sakto ang reading ng taas ng minor o mababa. Yan. Kapag binukay ang aircon, dapat almost 900. Yan. Ito guys, itong main line, hihinang natin yan guys. Mukhang hindi nakahinang. Yan. Ganyan lang guys, ang gagawin nyo, pag magko-convert kayo ng alternator, tanggalin nyo yung compressor para mas madali o maalwan siyang gawin. Yan guys, assembling ko yung alternator, tapos ikakabit na namin dito. Ngayon, napapakita ko sa inyo guys mamaya kapag babaguhin ko na yung linya, kung paano yan ililinya ng maayos. So ito guys, naikabit na natin yung alternator. Yan guys, kitang-kita naman, parang brand new. Yan. Bali ito guys, ang ginawa ko rito, ibinalik ko yung adjuster. Yan, ito guys yung adjuster niya para hindi tayo nahirapang mag-adjust dito. Yan. Kailangan kasi guys, mas maganda yun nandiyan yung adjuster niya para hindi tayo mahirapang mag-adjust ng belt. Yan. In case na mag-a-adjust yung may-ari ng belt, andyan pa rin yung adjuster yan. Luluwagan lang yan guys dito. Ang kabila ang kontrahan. Tapos ito guys, iikot lang to.
Yan, iikot lang yan para mahatak yung belt. And guys, kitang kita naman. Yan. Tapos ito guys, yung linya niya. Kapaliwanan ko sa inyo guys. Ang ginawa ko rito guys, inalis ko yung female terminal, binunot ko. Tapos dinirect ko mismo yung wire. Doon ko siya ikinabit sa socket mismo. Yan, sa terminal. Dinirect ko, pinutol ko, tapos direct mismo. Yan, para maayos tingnan. Tapos ito guys, ang linya niyan, ang gagamitin nyo guys, yung direct sa battery, ang gagamitin nyo itong mataba. Yan, dito yan guys eh. Yan, ito guys yung direct sa battery, sa positive. Ito guys yung mataba. Tapos ito guys yung sa ibabaw, sa ignition yan. Yan, ito yung indicator niya. Yung puti na may kulay blue. Yan, dito ko yan guys nilagay. Yan, ganito yan guys, sa mga magdi-DIY o magpapalit ng alternator, magko-convert ng Tangkia Carnival na 100 amperes. Ganito yan guys, ito yung ibabaw. Tapos sa kanan, yan ang battery indicator. Papunta yan guys sa sa dashboard. Ito guys ang magwa-warning kapag hindi kumakarga yung alternator. Iilaw yung battery indicator niya. Ito mismo, sakit to guys ng alternator ha. Yan, ito yung battery indicator sa kanan. Ito yung ibabaw. Kaliwa guys, direct yan sa positive. Yan. Ito yan guys. Direct sa positive yan yung ano na to, wire na to. Yan. Ito naman guys yung sa RPM sensor. Yan, galing yan guys ng alternator. Doon ko nilagay sa diode yung pinakita ko kanina, yung nakahinang sa diode. Ito yan guys. Dito natin ilalagay yan. Yan, ito guys yung pinakita ko sa una kong video. Yan, yung hininang ko sa diode. And guys, sana umubra yung conversion natin para gumagana pa rin yung RPM. Yan. Tapos ito guys yung main line. Yan, papunta yun sa main line ng alternator. Galing to guys ng battery dito. Yan. Bali battery. Tapos naka-connect siya rito sa may sa fuse. Yan, naka-direct na sa fuse. Fusible link. Yan. And guys, ang gagawin ko rito, kakabit ko na itong socket, pati itong main line. Yan, kailangan natin ng ilaw. Yan, dito yan guys, sa main line ng alternator. Bali, dosing, ano yan guys, nut. Tapos ito guys, ikabit muna natin to. Yung papuntang RPM gauge. Medyo ingat lang guys, kapag magkaano kayo ng wire. Kasi kapag nabunot, sa pagkakahinang sa diode, ibababa nyo uli yung alternator nyan. Kapag may hina, pagkakahinang nyo. And guys, ganyan lang ang diskarte ha. Kapag andito ang RPM sensor niya, nasa alternator mismo. Basta ganito ang sasakyan guys. JMC. Ano to guys? Chinese car. Katulad to guys ng jack. Ang RPM sensor niya nasa ano mismo? Alternator. And, katulad to guys ng Mercedes na MB100. Ang sensor niya guys nasa alternator mismo. And guys, ganito ang technique ng guys, kapag medyo mahirap o masikip ang pagtitipa nyo, ay ikot nyo ng ganito. Yan, iikot nyo lang. Ito guys, ihinang ko pa to Ano lang to, tetesin natin. Yan, ihinang ko pa yan. Baka magdikit eh. Yan, kapit na natin yung socket. Guys, okay na. Kailangan make sure lang guys na maayos ang kabit ha.
Hindi naman namin dalhin kutsi. Ah, saglit lang. Video lang ako, sir. Yan guys, kakapit natin yung battery. Hala guys, ang battery ha, hindi kayo makakabaliktad. Kasi kapag ang negative, mailagay sa positive. May isang takli yung positive sa negative. Puputok ang tayot niya. Kailangan guys, medyo ingat lang din sa paglalagay ng battery. Kaya katulad na ito guys, sa negative. Nasa negative siya. And guys, testing natin. Yan, tingnan natin guys kung papalo yung RPM. And guys, ito yung battery indicator. Ito guys, katulad to ng crosswind at saka sportivo. Kapag mababa ang minor, kailangan nyo pang i-revolution ng konti yung accelerator para mamatay yung battery indicator. Sana guys, gumana itong RPM gauge. Yung kinumbert natin. Yan, start ko. Huwag mo kay papaya, gumana ka itong RPM. And guys, kitang-kita naman, oh. Kumalo, accurate. Ito guys, yung battery indicator. Yan. Namatay siya. Ngayon, nasusukatan natin. Ay, tingnan natin kung may takas. Sir, sa kita. Wala ko lang, may takas. Saka mamaya, bibigyo tayong video eh. May takas. Yan, okay. Tara guys, 14. And guys, kitang-kita naman, napakaganda ng karga. Yan. Tulutan to. Yan, ilaw aircon natin. Sa naka-headlight. Yan. Tapos ito guys, naka-engage yung compressor. Yan, naka-engage. And guys, 14. Kitang-kita naman guys, maganda ang karga. Yan. Ganito yan guys, papakita ko sa inyo. Kapag ganitong alternator, Isuzu, katulad to guys ng Isuzu Fuego, kapag nag-convert kayo ng alternator guys, ito, ire-recta nyo. Ito kasi guys, mayroong relay ang alternator indicator nyan. Indicator nya may relay. Kapag sira ang alternator, kapag bumigay ang alternator guys, kusang mawawala ang supply rito sa relay. Ngayon guys, nag-convert tayo ng alternator, ngayon ay co-convert din natin yung wire. Ganito yan guys, mabilisan lang to guys ha. Yan. Katulad to guys ng Isuzu Fuego ha. Ito guys yung 30 na to. Ano lang. Yan, itong 30, papunta yan dun sa may battery indicator. Ngayon ito naman guys yung 86. Galing yan guys ng indicator ng dito sa alternator mismo. Yung indicator na yan, yung galing ng alternator, dito muna siya dediretso. Yan. Kapag umistart na, pipitik to, ngayon mamamatay yung battery indicator doon sa may dashboard. Ngayon guys, nagbago tayo ng alternator. Sa mga magkoconvert lang guys ha, Isuzu Fuego parehas to guys. Bali ano to guys ha, JMC, Chinese car to guys. Ito lang guys ha. Ito, 30. Gagawa kayo ng panusok guys. Yan. Tutusok niyo dyan. Tapos diretso rito sa may 86. Yan guys, malinaw na malinaw ang pagpapaliwanag ko ha.
30 tapos 86. Yan, para gumana yung battery indicator doon. Then guys, ang gagawin ko rito, iaayos ko na tong linya. Yan, hihinangan ko yung sa may RPM sensor. Tapos iaayos ko na tong mga linya na to. Ito double check ko guys yung mga linya at saka yung miss kung may tagas siya. Tapos papakita ko na sa inyo guys mamaya kapag te-testingin na uli namin. A few moments later. So ito guys, okay na. Na-double check na natin guys ang kinabit natin na alternator ng pang Kia Carnival. And guys, okay na. Natingnan na rin natin guys kung may mga tagas na langis. Yan, okay na okay. And guys, saktong-sakto yung forma ng belt. Yan, pantay na pantay guys. Yan, kailangan kasi guys, pantay ang belt para hindi siya kumain ng belt o hindi siya malakas sa belt. Yan. Tapos ito guys yung sa ilalim. Yan, na-double check na rin natin guys. Wala siyang tagas. Yan, ito guys. Yan, ito guys yung nilagay kong hose. Bali, nagpalit tayo ng mataba. Tapos guys, ang discarding yan guys. Ito, maglalagay kayo ng hose na payat. Isusok-sok nyo guys. Ngayon, pag sinuksok nyo yan, tataba na yan ng konti para sumalpak tong hose na mataba. Yan. Tapos ito guys, yung paa niya. Yan, saktong-sakto guys. Kitang-kita naman guys, wala tayong binago sa ilalim. Yan. Hindi to katulad guys ng Toyota Revo, medyo nagbabawas tayo ng konti sa may bracket ng alternator. Yan ito guys, saktong-sakto yan, yung pang Kia Carnival. Sakto yan guys, Isuzu Crosswind, Sportivo, Highlander, tapos Apuego. Iisa lang guys ang paa niyan sa pang Kia Carnival. And guys, testing muna natin. Brake, start mo rin. Ako na ako. Saan yung susi nandito? And guys, gaya ng sinasabi ko, pag ganitong makina, medyo mababa ang minor niya. Kahit nakapalo ng 800 yan, kailangan i-rev nyo pa minsan ng konti. Basta Isuzu guys, at saka ganitong JMC, medyo mababa ang minor niyan. And guys, papakita ko sa inyo. Yan. Start natin. And guys, sana matang na. Sa unang start lang guys, iilaw yung battery indicator, kaya kailangan na i-rev nyo. And guys, ito yung kinumbert natin sa diode para gumana yung RPM. Yan. And guys, aircon natin. Kailangan guys, tataas yan. Yan. And guys, mas okay yan guys, hindi aabot ng 1,000 para hindi masyadong malakas sa proto. Yan, headlight natin. Yan. And guys, naka-headlight. Yan. Naka-engage yung nag-head clutch. And guys, kitang-kita naman. Napakaganda ng karga niya. Bali, yung charge nyo guys, 14.8. Yan. Okay na guys. Patayin natin. Patayin natin yung aircon. Patay makina. Start. Okay. And guys, ganyan lang mag-convert ng alternator ng pang Kia Carnival dito sa may JMC. Ito guys, Chinese car to guys. Yan. Bali, gawa to sa China. Ito ang sasakyan na to. Guys, okay na. Yan. Bali, ito guys yung alternator niya. Yan. Ito guys yung kinumbert ko para sa RPM. Yan. Tapos ito guys, sa mga may problema sa alternator, ito guys, meron pa tayong mga stock. Yan. 110 amperes guys. Ito guys, pang Kia Sorento. Ito naman guys, pang Kia Carnival. Yan. Di bali, dalawang klase guys ang ginagamit kong alternator. Di bali, 110 amperes yan guys. Napakagandang alternator yan guys, kapag kinumbert nyo sa diesel engine. Yan. Ito guys, na-i-convert ko guys sa L300, Starex. Yan. Ito naman guys, sa Revo guys. Yan. Kaya nga lang, magbabawas rin tayo ng konti ng
paano. Ito naman guys, sakto-sakto sa Isuzu Crosswind Sportivo Highlander, yan, Fuego, yan, salpak yan guys. Yan. Bali guys, ito kasi guys, medyo mababa ang karga nito kaya kami nagpalit ng alternator. Napag-desisyon na naman ng may-ari na palitan na lang ng 110 amperes. Bali guys, ito yung may-ari. Sir, maraming salamat sa iyo. Shoutout ka muna, sir. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan sa Holiday Park, San Pedro, Laguna. Sa family mo, sir? Sa mga family ko, sa mga friends ko, relatives. Ito na, gawa na yung bago nating service. Tsaka salamat kay, Jean Paladin. Yan. Dahil mga unexpected na hindi ko pinapagawa, nagawa. Salamat talaga. Tsaka dito na kayo, subscribe and then pagawa kayo dito, malapit lang. Kanlalay. Katabi lang ng gasolinahan. Apa. Maraming salamat. Sir, banggitin mo na rin yung negosyo mo kung ano. Business ko pala, Jean Power Goal, Electromechanical Services. Generator, gumagawa kami ng mga aircon sa bahay, mga building. Apa. Kung nais niyong magpagawa, PM nyo lang ako, Karamali Salvin. Sir, may page ka sa Facebook? Sa Facebook page? Meron pa akong page. Para makunta ka nila in case na emergency. Meron. Generator nila. Cummins Generator Parts and Services. Marami na ako nasusupplyan ng mga Cummins parts. Order na kayo, message lang ako sa aking Facebook page. So, sir, matagal ko ng customer to. Isa rin to sa mga subscriber natin. Sir, maraming salamat sa iyo, sir. Maraming salamat, sir. Ingat po sa pag-uwi at God bless po. Thank you. So, yun guys, sana may natutunan kayo sa isinir kong bagong video kung paano mag-convert ng ganitong sasakyan guys sa JMC. Yan. Bali, Chinese car guys. Maraming salamat guys.